Farmer, dairy farmer, scaffolder, carpenter, electrician, building painter, welder, plumber, framework, tile setter, steel fixer, auto denter, fabricator, service crew, barista, bartender, waiter staff, building cleaner, housekeeping, auto mechanic, light or heavy, spray painter, excavator, backhoe operator, plastic molding, machine operator, metal press, industrial packer, lathe machine operator, fish processing, metal painter, rep and aircon installer, bookbinder, milling, machine operator, technician. Lahat ng trabahong ito, pwede niyong applyan sa agency na ipipicture natin sa video na ito. What's up mga ka-Japan applicant? Welcome back to Trabaho Serie by Ludi Onit in the land of the rising sun, Japan. Ang video na ito ay para sa mga first timer na gustong makapagtrabaho sa Japan at para sa mga ex-Japan trainees na gusto uling bumalik at makapagtrabaho sa Japan bilang special skilled worker o yung bagong visa na pwede nyong applyan para makapagtrabaho dito sa Japan. Na-feature na natin before ang Sanko Employment Service Incorporated na nag-hire ng mga first-timer at mga ex-Japan trainees para makapagtrabaho dito sa Japan. So kung hindi nyo pa napapanood ang video na yun, ilalagay natin ang link sa description box dito sa baba para naman mapanood nyo at magkaroon ng idea kung paano mag-apply dito sa agency na ito. Maraming katanungan ang natanggap natin mula sa mga nanood ng video na iyon, kaya gumawa tayo ng part 2 video na mas kumpleto ang detalye at para masagot ang mga katanungan nyo tungkol sa agency na Sanko Employment Services Incorporated. Number 1 na question ng mga taong gustong makapagtrabaho dito sa Japan, kung meron bang placement fee, processing fee, o kung merong salary deduction na ginagawa kapag mag-a-apply ka dito sa agency na ito. So ang sagot doon ay wala pong processing fee, walang placement fee, at wala ring salary deduction dito sa agency na ito. However, kailangan mong mag-aral ng Nihongo for 4 to 6 months bago ka makarating at makapagtrabaho sa Japan. So libre ang pag-aaral ng Nihongo dito sa agency na to, pero yung living expenses, for example, yung pagkain mo araw-araw, yung pamasahe mo, at kung magdo-dorm ka man, ikaw ang sasagot ng mga gastusin na iyon. So ano-ano yung mga qualification para sa mga first timer na mag-a-apply dito sa agency na to? At least high school graduate, minimum of 1 year work-related experience sa ina-applyan yung trabaho, preferably with passport at no tattoo. Inuulit ko para yon sa mga first timer na mag-a-apply dito sa agency na ito. So ano-ano yung mga requirements para sa mga first timer na mag-a-apply dito sa agency na ito? Kailangan nyo magdala ng of course resume, 2x2 picture with white background, 2 pieces, photocopies ng passport, NBI, PSA birth certificate, and trade test or NC2 kung meron man kayo, ay makakatulong yon sa inyong pag-a-apply dito sa agency na ito. Para sa mga ex-Japan trainees na gusto uling makabalik at makapagtrabaho dito sa Japan, welcome na welcome kayong mag-apply dito sa agency na ito. At inuulit natin gaya nung sinabi natin doon sa ating huling video regarding sa Sanko Employment Services Incorporated, tumatanggap sila ng mga ex-trainees na merong tattoo. So ano-ano yung mga kailangan yung dali na dokumento para doon sa mga ex-Japan trainee na gusto uling makapagtrabaho din sa agency na ito? So kailangan nyong dalhin yung training certificates, assessment records, employment certificate, technical training, intern evaluation examination kung meron man. Of course, kailangan nyo pa rin magdala ng updated resume, 2x2 ID picture with white background, yung NBI clearance, passport, lahat ng mga dokumento na sa tingin nyo ay makakatulong sa pag-a-apply nyo dito sa agency na to. Might as well bring it na lang para naman pagdating mo doon, ibibigay mo na lang ng lahat ng dokumento mo at yung agency na mismo ang magpa-process at mag-aayos ng mga dokumento mo kung kailangan ba yon o hindi. Medyo matagal ang processing ng specified skilled worker visa kumpara sa training visa. Para sa mga kakauwi pa lang na mga kababayan natin na nagtrabaho dito sa Japan bilang training visa, kung nakapag-exam kayo ng grade 3 level before kayo umuwi,
kailangan nyo rin dalhin yung certificate na yun dahil requirement yun pag mag-a-apply ng specified skilled working visa. So kung hindi nyo naman nakuha yung result ng exam na yun, kailangan nyo rin kontakin yung agency nyo dito o yung tinatawag na kumiay para makapag-request kayo ng certificate na nakapasa kayo dun sa grade 3 level exam. Para naman sa mga matagal nang nakauwi ng Pilipinas at hindi nakapag-take ng grade 3 level exam, you're still qualified to apply dito sa SSW visa. All you have to do is go to the agency and indicate that you're applying in this position, yung specified skilled working visa. Iga-guide naman nila kayo doon kung ano-ano pa yung mga exam na kailangan yung i-take para ma-process yung mga documents needed para dito sa visa na to. Para doon naman sa mga ex-Japan na hindi naman training visa, like for example, yung mga entertainers, yung mga designated visa, yung mga nagtrabaho dito bilang housekeeper, at kung ano-ano pa, you're still qualified to apply as long as mapapasa nyo yung mga kailangang exam needed para dito sa specified skilled working visa. So yung example ng mga exam na kailangan nyong i-take ay yung Prometric, yung JLPT-N4. So those two are the most needed exam na kailangan nyong gawin para ma-qualify sa pag-a-apply dito sa visa na ito. Para doon sa mga care workers, yung mga caregivers, you can also apply in this kind of visa as long as maipasa nyo yung mga exam na requirement sa pag-a-apply dito sa visa na ito. And lastly, yung karamihan na tanong ng mga kababayan natin na gustong mag-apply dito sa Japan ay kung hanggang ilang taon. However, limitado lang yung mga agency na tumatanggap ng ganong edad kumpara sa mga mas batang aplikante. Let's say for example, under 35 years old. Kasi normally hanggang 35 years old ang age limit na tinatanggap ng mga employer. Pero meron din namang kumukuha ng mas matanda dahil siguro, syempre, iniisip din nila na kapag mas matanda is mas maraming experience sa trabahong ina-applyan nila. So, yun yung sagot sa mga tanong doon sa last video natin. So, reminder lang, kapag mag-apply kayo dito sa agency na ito, you have to wear your face mask and face shield. Ang opisina ay bukas Monday to Friday, 9 a.m. to 4 p.m. So, yung address ng Sangco Employment Services Incorporated ay sa Pasay. So, yung complete address ay sa Unit A, First Floor, 2275 Interior, Padre Burgos Street, Barangay 58, Pasay City. Telephone number is 8805-9904. Email address nila, apply.sangco@gmail.com. So yun yung mga details na kailangan nyong malaman kapag mag-a-apply kayo dito sa agency na ito. Maraming salamat sa panonood, mga ka-Japan applicant. Kung meron kayong mga katanungan, please type it in the comment section and rest assured na lahat ng tanong na iyan ay sasagutin natin. Muli, ito ang Trabaho Serye by Ludionit in the land of the rising sun, Japan.